based on my personal evaluation, magiging 30 to 40 pesos ang pamasahe ng ating mga kababayan. Magkano po ba ang government subsidy per unit dito sa vehicles natin pinag-uusapan, Mr. Chair? For the equity subsidy coming from the GFIs is 280 per unit. Equity subsidy. How much, Mr. Chair? 280, sir. 1,000. 1,000 per unit. Saan po ninyo na binase yung 280,000 pesos? Kasi po, Mr. Chair, kung ang pagbabasehan po natin ay 1.6 million pesos, ang 5% lamang po nito is around 80,000 pesos. So, comparing 280,000 sa 80,000 pesos, masyadong malaki. Mr. Chair, again, saan po kinuha ng LTFRB ang binabanggit na subsidy na 280,000 pesos? So, very clear, Mr. Chair, yung pong binabanggit ninyo na 10% subsidy is based on 2.8 million pesos cost per unit of vehicle. Tama po ba ako, Mr. Chair, na itong pinag-uusapan natin, imported vehicles or locally manufactured vehicles? Mr. Chair, wala ho kaming pinagbabasihan kung ito imported or local. The price is that is a fixed subsidy po doon sa sasakyan. And yung pagbili po ng sasakyan ay nasa kooperatiba ho yun. Wala, hindi ho saklaw ng LTFRB or ng DOTR kung ano po yung bibili nilang sasakyan. At base po sa datos ho namin, I think more than 60% ng mga nabili pong sasakyan ay locally manufactured vehicles po. So, Mr. Chair, kung sinasabi po na hindi yung basihan, Mr. Chair, magkano po yung locally manufactured vehicles? Ang nasa market range po niyan is tumatakbo from 1.6 to 2.4 nung ang amin po pagkakaalam. Pero itong mga huling araw po, naglabas po yung dalawang malalaking manufacturer sa atin, Francisco Motors and Sarao, that they can build one for as low as 980,000, which we welcome naman po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, nabanggit po ni LTFRB Chairman, may offer po yung local manufacturers ng around 900,000. Mr. Chair, masyado po tayo nakapokus dito sa amount na to. Kasi, siyempre, mas malaki ang babalikate ng taong bayan. Why taong bayan? Wala naman pambayad yung mga drivers. Saan nila kukunin yung pambayad? Sa mga commuters. So, taong bayan, Mr. Chair, ang babalikat nito. Mr. Chair, if I may be allowed, ang tanong po sa LTFRB, ilan na po ang kooperatiba ang active dito sa PUBMP all over the country? Ilan po yung active cooperatives? Your Honor, ako na lang po sasagot sa OTC. Registered po sa aming opisina, we have 1,700 plus po na nag-register po ng kooperatiba since the start po. Okay. Mr. Chair, may pinag-usapan po tayo ng 2.8 million pesos. And may nabasa po akong article, Mr. Chair, na base po sa computation ng land bank, kapag may utang ka na 1.6 million for 6% interest per annum for 7 years, approximately 25,000 pesos per month ang babayaran sa unit pa lamang. Pero kung ang pinag-uusapan po natin, Mr. Chair, is 2.8 million cost per unit with 6% interest for 7 years,
based on the land bank computation, ang monthly na dapat na ma-raise ng kooperatiba per unit is more than 40,000 pesos or 1,800 or more. Hindi pa po kasama dyan yung fuel, facilities, cooperative management, maintenance, and other mandatory expenses. So, pag kinumpute po natin yan, Mr. Chair, meron pong target per unit na more or less 4,000 to 5,000 pesos per day. Wala pa po diyan yung dapat kikitain ng driver. At sinasabi po na dahil sa pagsisikap at talagang halos nagtitis na ng gutom ang ating mga kababayan, more or less 1,500 to 2,000 pesos per day ang dapat nilang kitain. So approximately, Mr. Chair, a total of 7,000 pesos per day. Ang tanong po sa LTFRB, napag-aralan po ba ni atin na kapag in-implement itong Public Utility Vehicle Modernization Program, magkano po dapat ang pamasahe ng mga commuters para ma-meet yung at least 7,000 pesos per day, more or less? May idea po ba tayo magkano dapat ang pamasahe ng bawat commuter, Mr. Chair? Sir, based on the calculation on the affordability of the cooperative when they applied for the loan, the current consideration is the existing fare. So, yung sinasabi po natin na if there's going to be the increase, yung governed portion ng different circular under LTFRB, which primarily the basis for determining the fare, is the fuel price as of our current calculation. Nakasama na po dun sa when we try to do adjustment in the fare, is yung prudence dun lang po sa fuel price. But in the evaluation, I think that those who are in a better position to determine yung rate is si banks po, yung current computation nila dun sa mga babayaran na amortization is based on the current fare as regulated by LTFRB. With respect to LTFRB, hindi po acceptable yung inyong answer, yung response ninyo. Kasi kapag umutang po tayo, number one, kailangan natin bayaran yan. Magkano interest, gaano katagal, ano yung mga expenses like management, facilities, and etc. Hindi po pwede yung suntok sa buwan, Mr. Chair. So, dapat po, malinaw yan. Para even us here in Congress, pag tinanong tayo natin mga kababayan, eye to eye, kaya nating mag-explain. Dapat po klaro yan, Mr. Chair. Dahil kung hindi po klaro, parang hindi maganda yung magiging implementation nito, yung result, Mr. Chair. LTFRB, Mr. Chair. So, I think, hindi po ninyo kayang sagutin kung magkano yung more or less magiging pamasahe na ating mga kababayan. But, Mr. Chair, with respect to LTFRB, kung hindi po nagkakamali dito sa aking analysis, kung 15 pesos na pamasahe sa pampasaherong jeep, hindi po kayang ma-implement ito or ma-avail ng ating mga babayan para bayaran ang lahat ng mga obligasyon sa halagang 15 pesos. Kung wala ang LTFRB na assessment, Mr. Chief, based on my personal evaluation, magiging 30 to 40 pesos ang pamasahe ng ating mga kababayan para makover yung mga dapat bayaran. And, Mr. Chair, ito pong issue na ito ay malaki. Ang mangyayari po, malaking hirap ito para sa ating mga kababayan. Hindi naman ang magsasuffer dito directly yung mga drivers.
Ang magsasuffer dito, Mr. Chair, yung commuters kasi doon kukuha ng pambayad ang kooperatiba sa pamamagitan ng mga drivers na kanilang gagamitin. Kaya, if I may suggest, Mr. Chair, dapat mapag-aralan which is which, yung 900,000 pesos cost per unit o 2.8 million pesos per unit. Dapat po, klaro, kung ito ang ibebenta natin sa kooperatiba, magkano yung magiging pamasahe ng ating mga kababayan. Yun lamang po, Mr. Chair, maraming salamat po.